Nakatikim ka na ba ng kabuting ito? Isang espesyal na kabuti na pawang sa mga nabubulok na punong kahoy lamang tumutubo. Ang kabuting ito ay tumutubo sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na nga sa mga liblib na kabundukan. Madalas nga itong niluluto at ginagawang ulam. Ngunit kung mahilig kang kumain ito o isa ka sa kumakain ito, ay dapat mo itong pakinggan upang iyon na itong maiwasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit nga ba dapat ay maging maingat ka sa pagkonsumo ng kabuting ito. Bakit nga ba ito dapat na iwasang kainin? Ang kulapdot o Schizopyllum commune ay isang klase ng fungus na may hilatsang nahahawig nga sa itsura ng corals. Ang kabuting ito ay mayroong kulay na naglalaro sa creamy yellow o kaya naman ay puti. Kadalasang makikitang tumutubo ang kulapdot sa mga kabundukan at sumisibol nga sa mga nabubulok na bahagi ng kahoy, lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. At napakarami nga nito maging dito sa atin sa Pilipinas. Isang medicinal na kabuti ang kabuting kulapdot at mayroon itong mahalimuyak na amoy. Ayon sa pag-aaral, mahusay na antifungal, anti-tumor, anti-neoplastic at antiviral ang kabuting ito. Tinatawag nga itong split gill dahil animo rin ay hasang ito ng isda. Kahit na nga matuyo ito tuwing tag-init, ay muli pa rin itong makare-revive sa pagsapit ng tag-ulan. Ayon nga sa pananaliksik nila Orson K. Jr. at Hope Miller, ay hindi raw maaring kainin ang kabuting ito. Una, dahil ito ay makunat, at pangalawa, ito ay maaring nagtataglay ng mga mineral na maka-i-enhance pa nga upang ikaw ay magkaroon ng sinusitis at ilang allergic reaction. Subalit sa mga taong 2006, isa ang kabuting ito sa pinaka-kinakaing klase ng kabuti sa bansang Mexico at isang pinaka-paboritong sangkap sa mga lutuin sa bansang India. Ito ay sapagkat marapat na ibabad daw muna ang kabuting ito sa tubig bago ito lutuin dahil ito ay maaaring mag-expand pa nga kung makain mo sa inyong bituka. Masarap nga itong gataan kasama ng mga gulay tulad ng pechay, mustasa o kaya naman ay hipon at mga talangka. Kung kaya sa kabuuan ay marapat na alam ninyo muna kung papaano ito tamang iprepara bago ninyo ito lutuin at kainin. Sapagkat ang maling pagkain mo nito ay maaari ngang makasama sa iyong kalusugan. Sa inyong lugar sa probinsya, nakakita ka na ba ng kabuting ito? Ano naman ang tawag nito sa inyo? O maaaring nakatikim ka na nga ng putahe nito? Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa pagkain ng manok? O mga putahe na sinasangkapan ng manok? Ngunit papaano naman kung ikaw ay nasa gitna ng kagubatan at wala kang mapagkunan o mabibilhan nito? Ano ang maaari mong gawin? Batid mo ba na may isang natatanging fungus pala na kasing sarap at kasing lasa ng manok? Ito ay ang fungus na kung tawagin ay Lytiporus. Saan mo nga ba ito makikita at papaano nga ba ito kakainin? Tag-ulan na naman at panahon ng mga kabuti, lalo na nga kapag kumikidlat at kumukulog sa gabi. Nakakain ka na ba ng ilang klase ng kabuti? Kabuti na maaaring tumutubo sa mga tuyong katawan ng saging, sa katawan ng tuyong kahoy at mga nabubulok na puno. Masarap ang putahe na sinasangkapan ng kabuti. Nagdadala ito ng dagdag texture at kakaibang earthy na lasa sa mga pagkain.
Subalit narinig mo na ba ang kabuting ito na kung tawagin ay Laetipurus? Isang uri ng kabuti na kasinlasa at kasing sarap daw ng manok. Maraming hayop ang pinaniniwalaang kalasa ng karne ng manok, katulad na nga lamang ng palaka, ng ahas at ng bayawak. Subalit kung ikaw naman ay isang vegetarian, ang kabuting ito ang maaari mong subukan. Kabuti na napaka-flexible lutuin, gaya ng manok, maaari mo rin itong sabawan, iprito at ihawin. Ano nga ba ang kabuting ito? Ang Laetipurus ay isang nakakaing klase ng kabuti sa hanay ng mga fungus. Kilala rin ito sa ibang katawagan kagaya ng sulfur shelf, chicken of the woods o chicken mushroom. Sapagkat ang lasa nito ay maaaring maihambinga sa lasa ng manok. Subalit maraming klase ng kabuti ang maaaring kahawig ng kabuting ito. Kung kaya naman, mainam na huwag kayong basta-basta kumuha nito. Ang chicken mushroom ay isang animoy mga pile ng dahon na may kulay na naglalaro sa orange at dilaw at kadalasang tumutubo sa mga nabubulok na katawan ng oak tree at iba pang kahoy. Madalas silang makikitang tumutubo sa panahon ng tag-ulan o fall season. Sa bansang Germany at North America, isa nga ito sa kanilang ipinagmamalaking delicacy. Ang kabuting ito ay napakabihilang makita sa mga pamilihan. At kung palarin ka man, ito ay may presyong maaaring naglalaro sa $25 o 1,250 pesos dito sa atin sa Pilipinas sa bawat kilo. Subalit ang pagkain mo ng kabuting ito ay nangangailangan ng tamang kaalaman, proseso at pamamaraan. Sapagkat ang ilan sa mga kumainan nito ay nakaramdam ng mga mild reactions kagaya ng pamamaga ng labi, pagsusuka, pagkahilo at halusinasyon. Kung kaya naman, mainam na kung titikim kayo nito ay pakunti-konti lamang at siguruhing ito ay sariwa at bagong harvest. At kung ayaw nyo namang isugal ang inyong kalusugan, ay maaari namang kayong gumamit ng mga mushrooms na mabibili at aprobado na makikita sa mga pamilihan. Narinig mo na ba ang bagay na ito na kung tawagin nila ay kabuting kidlat? Opo, tama ang iyong pagkakarinig. Kabuting kidlat. Sapagkat ito ay kadalasan ngang lumalabas tuwing kumikidlat. Subalit batid mo ba ang mga nakamamanghang gamit at mga binipisyong dala nito sa kalusugan ng tao? Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang kumain ng kabuti o magsangkap nito sa iyong mga nilulutong pagkain? Mainam ang inyong ginagawa sapagkat ito ay napakarami palang dalang binipisyo. Meitake, Mishima o Shiitake. Ilan lamang ito sa mga popular na kabuti na mabibili natin sa merkado. At madalas mo ngang makita sa mga lutong ulam, sa pizza o maging sa mga baked na pagkain. Subalit narinig mo na rin ba ang kabuting ito na kung tawagin sa mga probinsya ay kabuting kidlat? Isang klase ng kabuti na tumutubo lamang o lumalabas pagkatapos ng maulang panahon na may kasamang kidlat sa panahon ng Oktubre hanggang Enero. Isa nga ito sa pinakamalasang pagkain sa probinsya na kadalasang iginigisa o inihahalo sa mga sabaw. Subalit batid mo ba na ang kabuting ito pala tulad ng iba pang mga kabuti ay napakarami palang dalang binipisyo? Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga gamit at tulong nito sa tao.
Alam mo ba na mahusay sa pagpapanatili ng magandang kutis ang pagkain ng kabuti? Ang polysaccharides nitong taglay ay mahusay nga para mapanatiling masigla at maganda ang kutis ng ating balat. Isang magandang source din ng antioxidants ang mga kabuti at pinaniniwalaang magaling na panlaban sa pagkakaroon ng mga cancer. Nakatutulong rin ito upang ma-neutralize ang mga free radicals na sumisira sa ating mata. Ang selenium nitong taglay ay maganda upang mapanatiling malinaw ang ating mga paningin. Batid mo rin ba na mainam ang pagkain ng kabuti para sa mga kalalakihan? Upang maagang maiwasan ang pagkakaroon ng prostate cancer. Napananatili din ito ang pagkakaroon ng masiglang similya para sa mga kalalakihan. At kung madalas ka nangang kumukonsumo nito, ay mapapanatili mong mababa ang level ng iyong kolesterol. At maging sa ating utak ay mainam rin ang mga kabuti upang hindi kaagad humina ang ating mga memorya at mauwi nga sa Alzheimer's disease. At kung akala mo naman na sa supplements o sa sikat ng araw ka lamang mahusay na makakukuha ng vitamin D, gayon din sa kabuti na makatutulong nga upang mabilis na maabsorb ng ating mga katawan ang calcium para sa malakas at matibay na mga buto. Sa tulong ng selenium, vitamin D at vitamin 6 na meron sa kabuti, ay mapapanatili nga natin ang malusog na katawan o immune system. Subalit, gaano ba dapat kadalas tayo kumakain ng kabuti? Well, kahit araw-araw. Dahil mayaman ito sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan at maaaring ang isama sa inyong pang-araw-araw na balanced diet. Hindi ba't napakasustansya ng mushroom o ng mga kabuti? Kaya mainam mong isang cup ito sa mga paborito mong lutong putahe. Ikaw ba? Nakakita ka na rin ba ng kabuting kidlat? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Bihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sa pagkat na mga laki may alam. Sabay-sabay tayo na matuto. Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong?